Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Maraming kababalaghan ang nangyayari sa ating kapaligiran. Mga kababalaghang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya at ng ating limitadong kaisipan. Pero patuloy pa rin natin silang pinaniniwalaan. Ang kasaysayan po natin ay buhat sa liham na padala ng isang dalagang nagpapatago sa pangalang Ella. Ang naranasan niyang kababalaghan ay hindi lamang naging bahagi ng kanyang buhay, kundi naging bangungot ng isang buong bayan. Kilala lang ako. Palagi nga kitang nakikitang dumaraan dito, pinanonood kita. Doon oh, tinatanaw kita doon. Kaya lang kung panonoodin lang kita, hindi kita makikilala kaya naglakas loob na ako. Miss, teka lang! Anong pangalan mo? Ella. Miss! Sa'yo itong bulaklak! Miss! Dear Charo, maliit lang po ang bayan namin at halos lahat ng lugar ay kaya mong lakarin. Hindi rin gaanong maunlad ang bayan namin kung kaya marami pang masusukal na kalsada ang iyong daraanan bago ka makarating sa iyong paroroonan. Dito ko unang nakilala si Elmer. Alam mo, Elmer, ang sarap-sarap talagang pumasok sa eskwelahan. Lalo na pagkasama mo yung mga klase mo. Ewan ko, pero napakabilis naging malapit ng kalooban ko kay Elmer, Charo. Mabait siya, gwapo, simple at matiyagang maghintay sa aking pagdaan sa araw-araw. Palagi ko siyang naiisip, araw man o gabi. Nalulungkot ako kapag hindi ko siya nakikita. Pakiramdam ko ay in love na ako kay Elmer. Hindi ba ako nahihiya? Ha? Hindi! At saka, ba't mo naman naitanong yan? Kasi pakiramdam ko pag kasama tayo, para bang liit-liit ko. Ang yaman-yaman mo, samantalang kami mahirap lang. Grade 5 lang narating ko, ikaw patuloy ka sa pag-aaral mo. Nagtatanim lang kami sa kung kani-kaninong lupa dyan. Nagbabagsak ng ani sa Karatig Bayan. Makaraos lang sa pang-araw-araw na buhay. Langit at lupa ang pagitan natin. Alam mo, Elmer? Tignan mo yan, oh. Alam. Yun! Tignan mo, nag-aabot din naman yung lupa at saka yung langit, diba? Alam mo, Elmer, ang bait-bait mo sa akin. Tsaka ang gaan-gaan ng pakiramdam ko sa'yo. Pwede naman tayo maging magkaibigan, eh. So, walang problema. Alam mo, ang pagiging magkaibigan natin, yung pinakamasarap tsaka pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Talaga? Salamat sa pagtanggap mo sa akin. Elmer, wala yan. Ipinakilala ko siya sa daddy ko, pero naramdaman kong nahirapan siyang tanggapin si Elmer dahil sa katayuan nito sa buhay. Lalo na nang malaman ng daddy na ang nanay ni Elmer ay ang dati ng kababatang si Trining. Basta, ayoko na makikipagkita ka pa uli sa lalaking yun. Eh, daddy, wala naman po kami ginagawang masama. Nakikipagkaibigan lang naman po siya sa akin, eh. Ella, marami ka ng kaibigan. Hindi mo siya kailangan. Pero daddy, it's not fair.
Eh, wala naman siyang ginagawa sa inyo, ah. Bakit? Sino mo yung lalaking yun? Anak ni Trining. Ella, para sa kabutihan mo rin itong pinapagawa ko sa'yo. Eh, bakit nga po? Alam mo ba kung saan nakatira yung mag-inang yun? Ha? Sa labas ng bayan. Sa paanan ng bundok. Alam mo kung bakit? Dahil kampun sila ng demonyo. Daddy, hindi ho totoo yan. Mangkukulam sila mag-ina. Sinisiraan nyo lang ho siya dahil ayaw nyo ako ipaligaw kahit na kanino. Bakit? Nililigawan ka ba ng lalaking yon? Chedek, bukas na bukas, ipaayos mo mga papeles nitong anak mo sa eskwelahan. At kausapin mo yung mga tiya mo sa Maynila. Lilipat natin siya ron. Sa Maynila ka na magtatapos ng pag-aaral mo. Daddy, ayoko. Hindi ko susundin yung mga pinagagawa niyo sa akin hanggat hindi ko naiintindihan kung bakit kayo nagkakaganyan kay Elmer. Ella, makinig ka. Ayaw mo maniwala sa akin? Ha? Ipagtanong mo sa mga matatanda rito kung sino si Trining. Ipagtanong mo dun sa mga nakakakilala sa kanila kung anong uri sila mga tao. Mangkukulam sila. Angkan na mangkukulam. Ella, Ella, teka muna. Para sa ito, ginawa ko to para sa iyo. Elmer, umuwi ka na. Galit ka ba sa akin? Eh, mas makakabuti siguro kung hindi ka na muna makipagkita sa akin. Bakit? Ginawa ba akong masama? Eh, hindi. Wala. Hindi, ano kasi ayaw ng parents ko dahil baka rin makasira sa pag-aaral ko eh. Hindi naman kita guguluin ah. May trabaho na yung nanay ko. Makapag-aral na akong ipasukan. Mabuti naman. Sige, good luck, ha? Teka muna. Eh, sige na, Elmer. Umuwi ka na. Please. Bakit biglang-bigla? Gusto lang naman kitang nakakasama, eh. Kita. Diba, masaya ka rin pagkasama mo ko? Lala na nga ako ng daddy mo, eh. Elmer, hindi nga pwede. Sige na, umuwi ka na. Hindi. Alaw pa rin ako. Kikita pa rin tayo. Sige na, Elmer. Please naman, umuwi ka na. Ella, pakiusap. Wala na ako ibang kaibigan. Ikaw na lang ang kaibigan ko. Pag nawala ka pa, wala na. Kulit ka rin, ano? Daddy! Pinakikiusapan ka na ng anak ko. Pilit ka pa rin ng pilit. Ang tigas ng ulo mo, ah! Daddy! Wala akong pakialam kung anong kapangyarihan meron niyang angkan mo, ah. Sasamain ka! Daddy! Magmula ngayon, ayoko nang makitang sumusunod ka sa anak ko, ah. Ni anino mo, ayoko makita dito sa lupain ko! Lumayas ka! Tandaan mo yan! Lokos, Tas. Akyap! Elmer, anong ginagawa mo dito? Nagpapahangin lang. Elmer, anak kita. Hindi mo man sabihin sa akin ngayon ang nararamdaman mo, malalaman ko rin. Ayaw niya na sa akin. Pati tatay niya. Kaya doon ko pwede makapagkita. Sino yung nagmamagaling na lalaking yan? Kayaan siya na sila, inay. Hindi pwede, anak. Sino ba sila sa akala nila para humusga ng kapwa nila? Sabi mo sa akin kung sinong lalaking yan. Si Mang Ador ho. Ador Villanueva. Dinala nga namin si Daddy sa Maynila, Charo.
Maraming tests ang isinagawa sa kanya. Pero gaya ng sinabi ng doktor sa aming probinsya, walang karamdaman ang daddy ko. Nagpa siyang umuwi si daddy noon at ipinasundo niya si Mang Paloy, ang kilalang albularyo sa bayan namin. Babae. Babae kumukulam sa kanya. Hindi pantay. Makapangyarihan ang mangkukulam, Chedeng. Pero hindi pa siya lubos ang sinasaktan. Gusto lamang siyang pigilan, huwag pakilusin. May alam ka bang nakaaway ni Ador? Si Trining. Si Trining ang may kagagawa nito. Si Trining na anak ni Bebang Barang? Nandito ba siya uli? Nanggugulo na naman siya, Mang Paloy. Chedeng, gusto mo bang siluin natin? Patayin mo siya kung kinakailangan. Kung gagawin natin yan, baka lalong manakit ang mangkukulam. Kahit mapagaling ko si Ador, mag-iiwan ng latay sa katawan niya ang gagawin naming paglalaban ng kapangyarihan. Papayag ka ba? Chedeng, ang maipapayo ko lang sa kalagayan ngayon ni Ador, habang hindi pa siya lubusang pinapahirapan ng mangkukulam, eh kung kilala ninyo may gawa nito, pakiusapan ninyo at tanggalin ang karga ni Ador. Pag wala na ang karga, bibigyan ko siya ng pangontra para hindi na mapasok muli ang katawan niya. Ayun po si Alin Trini, ma'am. Ay, demonya, mag-usap nga tayong dalawa. Mag-ingat ka sa pananalita mo kung ayaw mong umurong ang dila mo. Oo, kaya mong gawin yan, hindi ba? Pero lumaban ka ng parehas, mano-mano kung gusto mo eh. Pero huwag mong kakantiin ang pamilya ko. Paraanin mo ako, wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Wala akong kaugnayan sa buhay. Huwag mo akong tatalikuran, hindi pa ako tapos sa'yo. Ngayon mo ipakita ang tapang mo. Sige! Nay! Nay! Walang hiya ka! Hindi ako natatakot sa'yo at hindi kita uurungan! Ikaw lalaki ka, ha? Huwag mong ipipilit ang sarili mo sa anak ko dahil kahit anong gawin mo, hindi siya mapapasayo! Magkakamatayan muna tayo, tandaan niyo yan! Para sa'yo. Bakit? Bakit yung ginawa sa amin to? Anong? Anong kasalanan namin sa inyo? Kung ayoko na makipagkita sa'yo at makipagkaibigan, huwag na ang daddy kong parusahan nyo. Anong ibig mong sabihin? Kinukulam ng nanay mo ang daddy ko. Hindi totoo yan. Ayoko rin maniwala, Elmer, pero yun ang totoo eh. Kaya ba sinugod at insulto ng nanay mo ang nanay ko? Anong ibig mong sabihin? Pinagbantaan niya ang buhay naming mag-ina. Nagawa man ng mami ko yun kasi nanay mo nag-umpisa eh. Kinukulam niya ang daddy ko. Elmer, kung kinakailangan ko makiusap sa'yo, makikiusap ako. Gagawin ko. Kung galit ka sa akin mo na lang gawin. Kakayanin ko pa. Matatanggap ko pa. Harang mo ng awa, Elmer. Hindi na parusahan ang daddy ko. Nagmamakaawa ko sa'yo. Nay! 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 Inay, akala ko ba? Akala ko ba huminto na kayo? Di ba sabi niyo? Di ba na ipinangako niyo na hindi niyo na uli gagawin yan? Si Mang Ador yan, ano? Ador yan, ano? Dapat nga akong layuan. Dapat nga tayong katakutan dahil hindi ginagawa to ng normal na tao. Nay, mana? Ako na ho nakikiusap sa inyo.
ay tama na. Naiintindihan ko na ngayon. Halayaan mo man ako. Hindi na kita pipilitan dahil alam ko may dahilan ka. Hindi ka naman kasi alam ang mga nangyari. Halayaan mo, hindi na mauulit yun. Eh, alam ko naman, hindi mo naman kagustuhan yun eh. Tsaka, hindi ko rin naman kagustuhan na awayin yung mami mo. Eh, di ba, wala naman tayong kinalaman doon. Tsaka, magkaibigan naman tayo, di ba? Hindi naman tayo nag-aaway. Wala naman dapat tayong pag-awayan. Tsaka wala ka naman ginawang masama sa akin, di ba? Kaya magkaibigan pa rin tayo. Kaibigan pa rin tayo, ha? Trining. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na. Bakit mo ginawa yan? Hanggang ngayon pa ba naghihiganti ka pa rin? Kinalimutan ko na yon. Umalis ka na, baka datnan ka pa ng anak ko dito. Wala akong pakialam sa anak mo. Ang gusto ko, maglinawan tayo ngayon mismo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Tapos na yon, matagal na. Kung mayroon man akong nagawang hindi maganda, hindi na ang sarili ko ang ipinagtatanggol ko, kung hindi ang anak ko, na siya namang inaapi mo ngayon. Anak siya ng walang hiyang lalaking yon. Kaya gusto mo rin gawin sa kanya ang ginawa mo sa tatay niya? Kung hindi mo siya ilalayo sa akin, inagaw ka sa akin ni Delphine. Iniwanan mo ko. Sabi ko, hintayin mo ko. Pakasal ka kay Chedeng. Kagustuhan yun ng mga magulang ko. Kailangan namin ang lupain nila. Kinamtam mo na ang lupa namin. Kulang pa ba yun? Hindi ako ang umagaw sa lupain ninyo. Ang mga magulang ko. Hanggang ngayon, wala ka pa rin gulugod. Hahayaan mong masaktan ang nagmamahal sa'yo basta't masunod mo lang ang mga magulang mo. Naalisan nila ako ng mana kung hindi ko sila sundin. Mukhang pera. Ang sabi ko, hintayin mo ko. Para ano? Kapag nasa pangalan ko na lahat yun, babalikan kita. Para ano? Para gawing kirida? May damdamin din ako, Ador. May respeto sa pagkatao kung sinira ng mga magulang mo sa bayang ito. Mapalayo lang ako sa'yo, pinagtiisan ko ang lahat. Kahit na wala naman akong kasalanan kung hindi ang mahalin ka at maniwala sa lahat ng mga pangako mo sa akin. Ako ang niloko mo. Ako ang pinaghintay mo. Umalis ka na. Umalis ka na bago ko maalala ang lahat ng mga sakit ng loob na ibinigay mo sa akin. Umalis ka na bago ako mawala ng kontrol sa sarili ko at pagigantihan ko ang buo mong pamilya. Umalis ka na. Umalis ka na! Mahal kita. Mahal na mahal kita. Elmer. Mahal din kita. Mahal na mahal. Iyak ka ako! Huwag ka naman maingay. Baka marinig ka nila. Sorry. Sige, ah. Thank you. Bye-bye. Bye. Iyak ka. Labas, ah. Sige. Sige! Makakalabas ng pamamahay na to! Doon ka sa loob! Akyat! Emel? Sino may kagagawa nito? Thank you.
anak. Magugustuhan mo dun sa Maynila eh. Ibang turo dun, tsaka isa pa. Doon ka naman magka-college, di ba? Mabuti nang handa ka. Sabi rin nga pala ng mga pinsan mo na papasyal ka nila kahit anong gusto. Wala? Wala? Pinakamakapangyarihan sa mga mangkukulam. Barang, binabarang ang anak ninyo. Lalapanan ko siya. Pag senyas ko, higpitan mo ha. Higpitin natin. Ador. Ngayon. Gusto mo mamatay, ha? Si katawan ng batang ito, papatayin kita! Umalis ka! Kailan kayo maghihiganti, Nay? Sa palagay ko, panahon na para malaman mo ang ugat ng mga nangyayaring ito. Kasintahan ko noon si Ador. Galit sa akin ang mga magulang niya dahil mahirap lang ako. Galit din sa kanya ang mga magulang ko dahil kinamkam nila ang kapiraso nating lupain na nasa gitna ng malawak nilang hasyenda. Ginawa niya ang lahat para mapasa kanila ang lupa. Mahal ko si Ador. At alam kong mahal din niya ako. Kaya lang hindi niya ako kayang ipaglaban. Nagpakasal siya kay Cheding. Naiwan ako. Kasama ng mga pangakong babalikan kapag napunta na sa kanya ang lahat ng mana ng kanyang mga magulang. Iiwanan niya si Cheding. Babalikan niya ako. Nasaktan ako. Hindi na ako makapaghintay. Ayoko na rin namang maging kalaguyo ni Ador. Napakasal ako sa itay mo. Gaya ko lang mahirap. Pero nakakasiguro akong mahal ako. Hindi matanggap ni Ador yun. Umupa siya ng mga tauhan para ipapatay ang tatay mo.
Hanggang isang araw, natagpo na lang namin sa gitna ng bukid ang bangkay ng tatay mo. Alam kong si Adorang may kagagawa ng lahat ng iyon. Galit na galit ang lola mo. Binarang niya ang mga magulang ni Ador. Kumuha sila ng isang albularing magaling. Lumaban sila sa kapangyarihan ng lola mo. Namatay ang mga magulang ni Ador, pero nasilo rin ang lola mo. Pagkatapos ang mga nangyari, kumalat sa buong baryo na ang kantay ng mga mangkukulam. Wala akong magawa noon kung hindi ang lumayo. Itakas ka sa kanila kasama ang mga pangakong kalilimutan na ang lahat ng mga pangyayari. Hindi na muling maghihiganti. Pero na nangyari na naman ngayon ang nangyari noon. Hindi na kayang ibaon sa limot ang lahat ng mga nangyari. Mauulit at mauulit hanggang hindi kami nagkakaharap ng pamilya ni Ador. Kahit magalit ka sa akin, lalaban ako sa kanila. Hindi na ako papayag na magpa-apis sa kanila. Kung noon ay pumayag akong magpa-api, ngayon ay hindi na. Lalo na kung ang anak ko ang nakasalalay, hilalaban kita ng patayan sa kanila. Di sa mga pulis, pero tumanggi ang mga ito at Charo. Wala raw sapat na ebidensya para kasuhan si Aling Trining. Hindi na namin alam kung kanino kami hihingi ng tulong. Pati tayo na damay. Wala naman tayong kinalaman dito, ah. Bali ako. Kaya kong tiisin lahat ng paghihirap. Lahat ng sakit. Pero ikaw, hindi ka dapat nahihirapan ng ganito. Kung kaya kong akuin lahat ng hirap, paghihirap mo. Gawin ko. Mahal na mahal kita, Ella. Mahal na mahal. Pinagiganti ang pagkamatay ng asawa ko noon. Sana matagal ka ng patay. Ikaw ang papatayin ko kapag hindi mo tinigilan ang pagpapahirap sa anak ko! Sige! Sige! Subukan mo! Nung habang buhay na siyang maging ganon. Saan ang ser mo?
Pumunta po sila training, ma'am. Ha? Handa mong kotse, susundan natin siya. Dali! Okay, ma'am. Butas na butas ito noon. Matagal ka nang pinahihirapan ng inay. Pero kahit isa, kahit sandali, wala kang naramdamang sakit sa ginagawa niya para sa'yo. Alam mo ba kung bakit? Dahil ako. Ako ang sumasalo ng sakit na dapat sana ay sa'yo. Inilagay ko ang sarili kong buhok sa manikang ito. Ipinagpalit ko ang sarili ko para sa'yo. Sinalo ko ang lahat ng sakit para sa'yo. Dahil mahal kita. Ewan ko kung bakit, pero mahal kita. Naging mahina ako, alam ko. Patawarin mo ko. Napakasama mong tao. Ang dami mo nang sakit ng loob na ginawa sa akin. Kulang na lang patayin kita. Pero hindi ko magawa. Hindi ko magawa dahil hanggang ngayon mahal pa rin kita. Alam mong ikaw ang mahal ko. Napilitan lang akong pakasal kay Chelsea. Sabi ko, hintayin mo ako. Bakit hindi mo ako hinintay? Tama na. Wala na tayong magagawa para ibalik ang nakaraan. Cheteng! Tapos na. Magmula ngayon, ibabaon ko na rin sa limot ang lahat ng mga itinuro sa akin ng lola mo. Huwag ka sanang magkagalit sa akin kung nagawa ko ang mga ginawa ko. Para sa'yo rin yun. Hindi po, inay. Kahit kailan, hindi ko magagawang magalit sa inyo. Ina ko po kayo. Alam ko kung gaano niyo ako kamahal. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal din kita. Dati pa yung tubig na uhaw ako. Cheteng! Cheteng! Magaling na si Ella! Kung ano man ang dahilan ng pagbabalik mo, demonyo ka, hindi na matutuloy yun. Hindi mo maaagaw ang pamilya ko. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Papatayin kita kapag kinanti mo ang pamilya ko! Huwag! Huwag!
Nay! Nay! Inay! Ayoko nang mag-isip pa, Ella. Sobra na ginawa ng pamilya niyo sa amin. Elmer, ako nang humihingi sa'yo ng tawad eh. You know. Mapapatawad kita. Pero hindi ko mapapangakong makalimutan ko ang lahat. Tapusin na natin to, Ella. Kahit masakit, dahil mahal na mahal kita, isipin ko na lang na hindi kita nakilala. Ayoko nang makita pa ang bayan na to. Ayoko nang magigante. Hanggang sa kasalukuyan, Charo, ay tulala pa rin ang mami ko. Ang sabi ng doktor, catatonic daw. Wala nang nakikita, wala nang iniisip pa. Kung babalik pa o hindi na ang dati niyang pag-iisip, panahon na lang daw po ang makapagsasabi. Pero alam namin ng daddy ko na iyon ang parusang iniwan sa kanya ni Aling Trining. Sa ngayon ay sa Maynila na ako nagpapatuloy ng pag-aaral ko. Minsan, kapag umuwi ako sa bayan namin, pinabalikan ko pa rin ang lugar na dating tagpuan namin noon ni Elmer. Maraming salamat sa pagpili niyo ng liham ko at sana ay kinapulutan ito ng aral ng inyong taga-subaybay. Nagpapasalamat, Ella.